Magaling araw po sa inyo lahat. Ako po si Abdulaziz Haipe, ang inyong agriculturalist based sa Sulu. Kung napanood nyo po ang previous video ko nung last week, malamang maintindihan nyo kung anong pinag-uusapan natin dito. Pero kung hindi nyo pa po napanood ang video na yun, I suggest panoorin nyo po. Magbibigay po akong link sa baba at dito sa taas, kung saan man nilagay ng YouTube ngayon, ang link na yun. Okay, ngayon araw na to actually, mag-update ako kung sa ginawa ko last week, yung tungkol sa pag-rear ko ng earwigs. So, actually, meron akong dalawang update, may sad update. So, una sa lahat is, nahirapan po kami maghanap ng female na earwig. It's been 1 week actually. And sa bawat paghanap namin, marami kami mahanap actually sa specific na lugar. Kaso nga lang, mostly mga male. So, ang hirap hanapin actually. Marami lang male. Well, bawi naman siguro kapag ang isang female ay pwede manganak ng marami. Siguro. Pero hindi ko alam sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero ito mismo ang sitwasyon sa Sulu. Opposite po. Opposite naman sa ating mga tao. No? So, yun po. So, hanggang ngayon, naghahanap pa rin kami at patuloy pa kami maghahanap hanggang sa makahanap kami ng maraming female para sa mga para dadami ang population mismo ng earwig natin. So, ang pangalawang update ko ay pagkatapos ng 5 days ng preparation ng rearing house nila, nagkaroon ng konting problema actually. Papakita ko na lang para konting words. Ito, nagkaroon po ng molds. Nakikita nyo dyan? Oh, yan sa kilid nilang yan, pero sa loob marami pa. Hindi ko lang bubuksan muna kasi nandun pa sila sa loob. Yan po ang 5 days after 5 days. Nagkaroon po siya ng molds. Well, actually, ang pagkakamala dito actually sa part ko kasi hindi ko po siya na-sterilize. Kasi according mismo sa reference na to, ang reference na to is way back 2016 mula po sa Department of Agriculture sa project pa to ng Agri-Pinoy actually. So according sa reference na to, kailangan pa siya i-sterilize ang medium 5 minutes, ganyan, para lang mawala mismo ang kanyang bakterya o fungus, baka may fungus o bakterya na nakalikit sa medium na yun, kailangan natin siya tanggalin. So, kailangan natin lang ng sterilization. Pero, napansin ko, na nag-prepare ako, dito, isa, nag-prepare ako ng isa pa, then ililipat ko na po sila. Ililipat ko na po sila mula doon hanggang pagpunta dito. So, na-sterilize ko na yung, dito, ang sodas dito. Ang sodas pang medium natin. Na-sterilize ko ng sodas, kaso nga lang, dito, napansin ko sa hindi lang po sa sodas ang problema actually. Napansin ko rin mismo na meron din sa corn cob. Sa corn cob po, meron din po siyang napansin akong molds. No? So, ang ginawa ko, hindi lang mismo sodas ang na-sterilize ko, pati mismo yung corn cob. Oh, para masigurado mismo na malinis siya. Yun ang na-miss ko na procedure actually. Ngayon, nililipat ko siya, then let's hope na magiging okay ang lahat. So, tungkol dito, lesson, learn. So, baka nagtataka kayo kung bakit ko na sineshare mismo pati yung pagkakamali ko. Ang pag-share ko po ng knowledge na to ay hindi po para lang ipakita sa inyo kung ano ang tama. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano ang pagkakamali na gawa ko. Nang sagdon, magsilbi rin siyang lesson sa inyo. So, I hope may matutunan kayo dito. Kung hindi pa kayo nag-subscribe po, hindi pa kayo mag-subscribe. Dahil sa bawat linggo, magpo-post pa ako ng another update para dito. Habang naghahanap pa kami ng female. Ang hirap maghanap ng female actually. So, I guess yun lang po ang update ko para sa araw na to. Abangan nyo po ako sa susunod na video. Salamat! Bye-bye!